Good day po mga viewers. Isa na naman po makabuluhang kwentuhan ang ihatid namin sa inyo sa programang Pag-usapan Po Natin. Naglalayon ito na lalo pa tayong makakuha ng mga sapat na impormasyon kung paano ang bawat departamento sa lungsod ng Calapan ay naglilingkod at nagbabahagi ng mga serbisyong panlipunan. Kaya sa araw na ito, tunghayan po ninyo ang ating programa. Siyempre, ang inyong pong lingkod, ang inyong kasanggang totoo sa iyong papuhig, Rolly D. Macali po, nagpupugay sa inyo ng isang magandang araw. And of course, sa aking mga kasama. At ako naman po inyong lingkod, Junior Dacapulfo, mula po sa Spirit FM. Ray Nobria Costa po sa OMD, isa po mga program host. At Jerry Alcaide po, ng Manila Bulletin at radyo natin 96.9 Calapan City. At ang ating pong naging guest ngayon, ang siyang magbibigay sa atin ng mga impormasyon na nauukol sa mga infrastruktura na isinasagawa dito sa lungsod ng Calapan. Siyempre, walang iba. Ang ating City Engineer, Engineer Benji Asidera. Good morning. Magandang araw po. Magandang araw sa inyong apat, makikisig na host. At sa inyong mga taga-pakinig, masugid na taga-subaybay ng inyong programa, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Engineer Benji Asidera, ang inyong habang lingkod. Okay, maraming salamat po. No? Siguro simulan na po natin yung ilang mga katanungan. Ano, ha? Marami sa ating mga kababayan ay nag-aantabay pa rin, ano, ha? Lalo na po dito sa kasalukuyang infrastruktura na ginagawa rito sa loob ng city government. Pwede po bang mabigyan ninyo kami ng update regarding po dito kung nasang estado na po ito? Siguro, Rolig, gusto kong umpisahin yan kung pabakit na-conceptualize yan. Okay. Yung proyektong yan. Una, nakagustuhan ni Mayor na mabigyan ng opsina o lumuwag pa ang tanggapan dito sa city government. Nung siya, nag-ikot-ikot kami sa iba-ibang department, may kakulangan talaga sa space. Okay. You know? So, since wala naman kaming makitang space available dito na sa buong city government compound, at isa sa nakita is yung space na yan na pwede namang paglagyan ng additional na opsina at makatulong sa mga ibang customer natin na humahanap ng magandang servisyo dito sa City Hall, adi kinonceptualize yung design dyan sa atrium. Mm-hmm. Para naman hindi masacrifice o maapektuhan yung existing design ng building, yan po ay i-design na independent structure. So yan ay nakasetback sa buong paligid ng atrium para ma-maintain pa rin yung flow ng hangin. Iyon. Yan naman po sa second floor ay glass ang wall niya para yung liwanag na dati nakikita natin sa corridor ay ma-maintain pa rin. Yeah. No. Yun naman pong sa baba, sa ground floor, dahil pagka peak season, ay maraming customer tayo dyan na nag-aantabay ng mga servisyo, lalo na sa business permit, nagbabayad ng mga real property taxes. Yung corridor po is kulang para ma-accommodate niyo yung mga customer. So, naisip na bigyan din sila ng magandang waiting area doon sa ground floor sa baba. At the same time, connected sila doon sa mga frontline services na nakakonect doon sa palibot doon. Mm-hmm. Naroon ang LCR, naroon ang DSWD, naroon ang Treasury, naroon din ang business permit. So, para maganda ang kanilang pag-aantay, rain or shine, naroon sila. Hindi kagaya kung sa corridor lang, masikip, yung ibang customer na atektuhan pag iikot may anggin at ulan. Pag umulan o pag mainit, ay apektado din yung kanilang waiting area.
dito sa gagawin natin, pwede silang mag-relax, pwede silang nakaupo while waiting for their yung oras para tanggapin yung kanilang inaantay na serbisyo. So yan po ang magiging kabuuan niya pag ay ginawa, pag ay natapos. Pero at this time, since na-construct na yung mga pedestal ng structure, pinapabricate na po yung structural framing. Kasi po yan ay naka-design na steel framing. Okay. So, mabilis po ang kasi pinapabricate na yung column, papabricate na yung mga beam. Pagdating yan, ina-expect namin by tomorrow o bukas, ay darating yung mga structural frame yan. So, pagkakasal nyo, siguro mga dalawa, tatlong linggo, kasado yan. Tapos, although phase 1 pa lang naman yan, may nakaabang na pondo para sa phase 2 para makompleto yung struktura. Okay, sama nyo lang. Follow-up po lang, partner. Ano po yung ginamit na source of fund para po dito? Ayan eh, sa pondo ng city government. Okay. Initially, meron niyang 6 million plus na pondo para sa phase 1. Then, waiting yung phase 2 ay merong nakabang na 5 million. At tanong ko na rin po, engineer, kapansin-pansin po sa lungsod ng Calapan. Napakaliwanag na po ng mga lansangan po natin. At natutuwa po yung ating mga kababayan dito, lalo na po yung mga motorista, mga pedestrian na medyo ginagabi po ng uwi. Napakaliwanag na daw po ng ating mga lansangan. Ilan po yung mga nai-install po natin ng mga bagong solar-powered streetlights sa Calapan, engineer? Nagkabit kami ng mga at least mga 77 yung bagong solar streetlight. Ang target namin sana buong business district makabitan ng ganyang solar light. At since limited yung ating pondo, yung existing street light, dahil ang lighting equipment nun ay high pressure sodium na kumukonsumo ng 150 watts. So, minarapat namin na i-replace siya ng mas the same liwanag o mas maliwanag using mga LED bulbs. So, halos lahat yan, mga 300 existing street lights, ay kita nyo, napalitan namin ng LED lights lahat yan. Although yung ibang streets na hindi kasama doon sa JP Rizal ay nirehab din namin. Pero kasi yung ibang street light o lighting fixtures doon sa tinanggal namin sa JP Rizal, initially ginamit muna namin dito sa Rojas Drive, papuntang Pier. Yan. At yung ibang bulb ay pinalta na rin namin ng LED. Okay. Para makatulong mabawasan ang power consumption ng city government. I see. Okay. Summary? Sa pagkakataon po ito, nais pong itanong ng inyong likod, kung ano po ang status na ng kasalukuyang kalalagayan nitong ating escalator dito po sa ating public market na minsan ay napakinabangan po lamang ito natin ng sa administrasyon ng Murillo ay tumakbo po ito sa loob ng 2 buwan lamang yata. No? Ano po ba ang dahilan at muli po itong napahinto? Noong nakaraang administrasyon ay pinalitan daw yung escalator. Pero dahil hindi nga siya nagamit kasi inabot siya noong pandemic time. Almost 2 years, 2020. Noong inoperate siya ay may mga disturbing sounds sa narinig at hindi mag-function ng ayos yung motor. So initially, since hindi natin alam ang punot dulo ng problema, initially ay pina-diagnose namin yan. Ang assumption is yung motor ang sira. So naayos yung motor, yung dalawang motor ng dalawang escalator. So, iniisip namin na sige, ang problema lang is yung motor. Kasi yun lang naman ang nakalagay sa scope of work, i-repair yung motor. So, nung naayos na yung motor, nung tumatakbo siya ng ilang linggo, meron pa ring vibration naman doon sa mga
sa mga steps going up and going down. So, minarapat namin na ipa-dismantle, ipa-rehab yung mga rollers o yung mga tensioner na nasa loob ng escalator para matanggal yung vibration. Ano? So, yun lang ang panibagong scope of work. Yun lang sa na-diagnose na posibleng magiging cause noong problema. So, nung dinismantle yan, siguro nakuha niyo yung video nung dinismantle yan, na nung na-dismantle lahat yan, kita niyo na parang may mga napakaraming dumi doon sa loob ng system. Tapos, nung hinigpitan na nila yung mga roller, mga tensioner, doon sa loob, inayos yung alignment. Bak nung ini-install, napansin nila naman na yung rubber railings nung sa escalator is namamagana. Siguro, yun ay sa katagalang naka-expose dun sa heating, pag mainit na makina, ay medyo nagka-meron siya ng nag-expand na siya. So, habang umaandar yung nung tinetest na yung makina, habang umaandar yung ano, may time na natigil yung isang side ng iyong railing. Natigil siya, tapos na-under ulit, matigil. So, medyo irregular yung ano, hindi na dapat ang flow ng railings mo ayon doon sa steps. So, may another problem. So, na-check na yung rubber railings ay kailangan na rin palitan. Kasi pag gano'n namin yon na diretso siyang tumakbo, at yun ay sumangat na doon sa mismong ano, ang madadamage naman is yung mga glass. Mas malaki yung glass na sa baba. Mas malaki. Kaya ngayon, naghahanap kami ng supplier naman noong railing. Kasi okay na yung mga unang na-diagnose na may problema. Itong later part, na yung nakita naman ay yung rubber railings nga. At para din maayos na yon, dahil nagpa-fluctuate ang ating kuryente, may time na biglang nagba-burn out, biglang nasindi, ay minabuti na, ni-recommend nung technician na pag pinalitan yung rubber railings, lagyan na rin ng ABR, auto voltage regulator, para hindi nagpa-consistent yung supply ng kuryente, hindi ma-damage yung buong system. Mm-hmm. So, sa ngayon, di inaantay namin yung quotation para sa rubber railings at saka ABR. May follow-up ka, Samurai. Follow-up ko lang. Sa sistemang katulad ng ganyan, engineer, ano, nakikita natin, siguro sa ating mga manonood at nakakagamit na rin yung escalator na yan, ay masasabi natin na ito ay maaaring may edad na itong ating escalator na ito. At sa tinakbo-takbo ng pangyayari, parang tila nakikita natin halos ang mga system niyan ay unti-unti na dapat palitan. Sa palagay po ba ninyo, nagkaroon ba ng kaisipan ang inyong departamento o ang ating o ang administrasyon ito na mas mabuti pa na palitan ng bago kaysa tayo magpagawa? Ano po masabi ninyo ron? Maganda rin yung ganong idea na totally ay i-replace. Pero nung nalungkat kasi yung record niyan sa COA, ay papapalit lang yun yung buong system. Mm-hmm. So, alam namin na dapat ay magamit muna siya ng ano bago siya totally i-replace. At saka yung ibang pyesa naman, since yung rubber railings ang naging problema ay ang assurance ng technician ay yun na lamang ang isang medyo malaki-laking problema yung rubber na. Kasi yun ang nasangat dun sa yung may tube kasi yung pagbabasa. Ay baka nga lang magarang ay di mabatak yung rubber ay di mababasag na yung glass. So sabi niya ano, pero pag ni-rehab kasi nakahingi si Mayor ng funding para sa
upgrading ng buong palengke. Hindi siguro by that time, bago pag na-execute na yung upgrading ng palengke, kasi balak to yung siyang mall type. Okay. Kasi para makakompete naman doon sa mga existing development natin sa buong Calapan. Kasi napapansin nyo, marami ng mall dito sa Calapan. So, para maging competitive yung public market natin against doon sa mga ibang mall, para mapuntahan naman yan, siguro, i-upgrade yung buong public market, parang ang maging mall ang appearance niya, mall ang dating, air condition, tapos yung Hawkers Plaza, itataas din para yung mga magtitinda ng isda at saka ano, ibababa dun sa ground. Tapos, two floors yung Hawkers Plaza. Then, at i-co-construct din yung multi-level parking dun sa may area ng transport terminal para makatulong naman o makabawas dun sa mga parking problems natin, yung lalo na yung mga customer ng palengke. As isang issue kasi kaya hindi pinupuntahan ay wala nang mapag-parkingan. Mm-hmm. So naisip yan na yung multi-level parking doon, gawin siyang 3-story parking area. Then, i-upgrade yung first and second floor ng existing market. Then, at the same time, i-level up yung Hawkers Plaza para maging convenient sa public, competitive against dun sa mga existing mall. Ganun ang magiging setup niyan. Okay. Yung sinasabi ninyo na yan, engineer, kailan posible na magamit natin yan or mapakinabangan ng ating mga mamamayan, yung sinasabi niyo na yan. Meron ba tayo date or time frame? Kasi sinource out natin from national government, yung pondo niya. Nasa portal ng DBM yan, ni-request na ni Mayora na humingi tayo ng support sa national government to rehabilitate, upgrade ng ating existing public market. So, anytime, sabi ni Mayora, ang assurance sa kanya sa DBM is within 2024 ay madadownload sa ating yung pondo. Okay. So, umaasa kami dyan na sana matuloy na yan within this year para tuloy-tuloy na yung magandang programa. Mapakinabangan naman ng mga mga na yan. Okay. So, kasama niya rin? Yes, yung questions ko ay mga follow-up question lang. Kanina, dun sa unang tinanong mo kasama Rolly, balikan ko yung issue dito sa independent structure na ginagawa po sa City Hall Engineer. Kasi ang mga narinig ko dati noon, makakasira daw ito sa original design ng City Hall. Totoo ba na may epekto ba ito sa pinaka-original design ng City Hall? Kung susuriin nyo, titingnan nyo yung sinasabing design, hindi ko makuha kung anong design ang sinasabi nilang maapektuhan. Yung kung ang titingnan mo sa labas, yung pasad, hindi na maapektuhan yon kasi nasa loob yung design. Yung nasa loob naman, wala pa naman siyang masyadong architectural design sa loob kasi plain parapet lang yung nasa. Kaya yan ay sinetback para yung mga balustre na yan is the same standing kung mag-operate yan. May certain portion lang na isang entry point ang yun lang ang magiging tatanggalin doon sa original structure. Mm-hmm. Pero the rest, i-maintain kaya nga i-gaglass yan eh. Para ma-maintain yung design, original design ng building. Kasi wala ka namang mapapansin kung dumungaw ka dyan eh. Yung grass lang sa baba. Pero the rest, kung yan ay mamamaximize natin yung usage ng space, yun ang idea dun eh. Kasi kung yan ang sa plano, yung second floor ay pwedeng i-utilize ng dalawang offices. Yung mga ibang office ng city government
na nakikiano lang tayo doon sa nakikisquat doon. Kung mapapansin mo, sorry. Yung Hall of Justice yon na yun ay pinondohan ng Supreme Court, hindi pa naman siya tapos. So, nakiusap kami sa DPWS na hindi pa naman siya ginagamit. Yung ibang opsina namin na originally naka-house doon sa plaza, doon sa lumang City Hall, ay di sila ngayon ang residente dito sa Hall of Justice. Yeah. So, pagka na-realize na tapos yung dalawa, at least two offices ma-accommodate dyan, lalaki yung waiting area ng mga customer natin, convenient ang space, pwede silang all weather yan, kahit naulan, kahit mainit, pwede silang mag-wait doon sa area. May mga upuan, may mga overflowing coffee, na kasi ngayon, hindi ka naman talaga makakapag-coffee doon kasi wala naman table o wala naman chairs doon talaga eh. O, diba? So yun, marirealize nila na tama yung design nyo kasi yun ay independent, kaya ako sinabi independent. Originally, ang idea namin is i-attach siya doon sa column, ng existing column. So, magkakamero ng problema kami doon sa circulation ng air. So, yung i-design siya na naka-offset para yung flow ng air. Kasi may parapet naman siya. So, limited din naman ang hangin makakapasok dyan. So, yung usual na mapapasok doon ng hangin ay papasok din dito sa ating same area. Yun. So, in as to legality, wala po ba tayong na-violate na any laws sa construction po nito? Naku, wala. Kasi ano yung, alam nyo, di, siguro nabalitaan nyo rin kami sinalang doon sa court to shed light dito sa issue na merong na ano kami sa about heritage nitong City Hall. So na-discuss naman yan doon kasi may criteria pala yan para ma-declare siya na isang heritage building o isang heritage site. So yan, na-discuss naman yan doon kaya hindi nag-grant yung kanilang petition na ipatigil yung pag-construct na yan. Kasi hindi siya pumasok doon sa criteria na para siya ma-consider as a heritage structure. Okay na, kasama Jerry. Alright, sa iba namang aspeto tayo, engineer, ano? Itong kalsada sa may likod ng New City Hall, o New City Mall, na Impantado Street, ano? Impantado Street, na iyan i-datirate kapag ka malakas ang ulan, hindi lang basta binabaha, halos lumuti na, at dito'y napagtanto na ala palang lagusan yan. Yang ginawang kanal diyan, bagamat kanal nga yan, e komo walang labasan, kaya yung tubig ulan o pag malakas ang ulan, kapag ka napuno niya na yung drainage, e umaapaw na sa kalsada. Now, nakita po namin, noong kundi ako nagkakamali, last 2 weeks, ito po ay... Well, alam naman natin na ito'y inabutan ng administrasyong ito eh. Yung problema niya, matagal eh, kaya nga may mga paglumot na nga eh. Eh ngayon, last 2 weeks, parang nakita po namin ay ginagawa na po ninyo ng inyong departamento. At parang nadinig ko, yun yata ay itutugon doon sa isang bahagi ng kanal. Ang tanong ko ito, gaano na po tayo kasigurado at tama po kaya na talagang kapag kayo na inaidugsong doon, eh hindi na yung tubig eh sasanaw doon sa kalsada. Gaano po tayo kasigurado na tama na yon at hindi na sasanaw dyan sa lugar na yan? Kasi sa pagkukompute ng drainage design, ang kinoconsider mo naman kasi dyan, yung space, yung area, doon sa kinokolekta mo. So, ang sabihin, yung area na kinonsider natin dyan is yung karsada. Ito naman yung co-collect mo, since siya ay paid. So, pag umulan, yung mga papatak na ulan doon, walang ibang force but pumunta sa drainage.
Mm. So yun ang consideration ng area para ma-design mo yung size ng drainage. Ay okay naman sana siya kung may outlet, outfall. Mm. May outfall eh. Inasahan nila na yung side ng New City Mall ay magde-develop ng drainage doon na magkoconnectahan. Ay since hindi naman yun ang primary intention ng mall, New City Mall, kasi kanilang property yun, walang mapuntahan yung tubig. Yung tubig. Kaya eventually, pagka napuno na yung buong drainage canal, ang next is i-flood na yung area, awas na doon sa mga naka-design na inlet. So, ang ano nga namin is, i-connect siya doon sa existing, may existing naman kasi, existing drainage canal doon sa may tabi ng Adriatico. Para kung mag kasi the same thing yung kinokolektahan lang naman ng drainage system sa may Adriatico is yung roadway. Yeah. So, maliit lang yung volume requirement noon. Kasi roadway lang, siguro mga 6 meters ang width noon. Yun din lang ang kukolektahin noon. The same thing dito sa may tapat dyan sa tapat, likodan ng New City Mall. Ang problema, naging problema nga doon is wala siyang matapunan. So, ang tendency is, lalabas ulit. Since kukonect namin siya, magpo-flow na siya doon sa tabiliran ng Adriatico, palabas na yan doon sa may ilong. Hmm. Yun lang. Wag ang mga ano lang is during rainy days na high tide din. Yun lang medyo ano kasi ang Kalapan is floodplain yan eh. Yeah, yeah. Hindi mo naman mabababa ang drainage invert. Kasi pag binaba mo papasok naman ang tubig na galing sa ilog. Hmm. So yun lang ang isang ano diyan. Although nakapagpagawa na during the past administration na drainage master plan, kulang na lang noon ay yung detailed design engineering para may accommodate lahat ng lateral drainage na may isang patakbuhang outfall o kung kailangan ng pumping station o pumping mechanism para even during high tide ay madiretso yun. Yun ang dapat incorporate dun sa design na yan. Kasi nga, yung level dun sa may market, yung level dun sa may tagiliran ng ilog, ay hindi na kayang i-accommodate ang larger na drainage. Kasi dulo, bababa tayo sa level ng ilog. Mag-ilog. At so, papasok. Ang tendency naman, papasok. Yeah. Sa ilog. Okay. So, yung level na yun, it's either na i-spread o lakihan pahaba, yun ang nakalagay dun sa drainage master plan, and drainage na naka-anticipate dong design is yung width, pahaba, hindi palalim. Mm-hmm. Para yung volume capacity nung itatayong structure malaki. Mahon. Kasi no chance na i-lower mo ba eh, kasi ang tendency is pasok ka naman. Pasokin ka lang ng tubig. So, ang design niya dapat is palapad. Para yung so, yun nga, follow-up ko lang po, ano, yung ginagawa ninyo ngayon, design ngayon na yan, kaya nang i-accommodate ngayon yung mga tubig na pumapasok doon. Hmm. Considering merong New City, pababa yun, baka ikako yung mga tubig dito, doon din ang punta. So, as long as kaya naman i-accommodate nga nung structure na ginawa ninyo, walang problema. At least naiigay yung lugar na yon. Okay, examine Junon. Pero ba? Iduduksan ko lang, speaking of baha, engineer. Kasi dito sa itong nakaraang bagyo na sa ibang lugar nagkaroon ng malalaking baha, itong simpleng lalog na naobserbahan namin na palaging binabaha, mukhang hindi ito na nabaha, no? At napansin namin yung dredging machine nyo doon. Gano'n na ito nakumpleto? Ito ba yung buong ilog na kaidugan ng lungsod ng Kalapan ay nakumpleto ba ito sa status ngayon? Yan ang isa sa programa ni Mayora na hindi napapansin ng lahat. Ano, maraming hindi nakakapansin yan.
Kasi nga, hindi naman siya kagaya ng ibang prominenteng proyekto na kailangan ay meron kang traffic obstruction, kagaya kung concreting ng kalsada, medyo makikita mo kasi may congestion ng traffic. Itong ginagawa naming dredging ng mga, hindi lang Calapan River, meron din kaming ginawa sa Buhuan na ongoing pa rin yung dredge sa amin yung Buhuan. Kaya meron kami ginagawa dito sa papuntang Abaton, na Batino Kamasihan Abaton, papuntang Abaton Bridge. Meron din kami ginagawa doon. Dinedredge talaga namin lahat yan. Kasi, yun naman kaya naman nabaha kasi, ay yung natural waterway na originally dati, siguro hindi, wala siyang mga damo, wala siyang mga nag-dredges. Mm-hmm. Ay ngayon ay puno na siya ng damo. Kaya, ang pag-drain ng tubig, abagal. Although na-de-drain siya, is mabagal. Abagal. Ngayon, nahukay na halos namin ang mga river system dyan. Dito sa may Buhuan, nahukay na namin yan. Katulong namin na may dalawa kaming agency na katulong dyan na kinontak ni Mayor, ang NIA, nahiram kami ng bakho. Sa DPWA, siniram namin yung kanilang amphibious bakho. At saka isa pa, yung water master ng DPWH na ginamit nung una pa, nung dredging ng Calapan River nung unang panahon, ay hiniram ulit namin sa DPWH na siya ngayon gumaganap dito sa clearing ng Calapan River dito. Mula lalod, pababa siya. Kiniklear na namin niya mula lalod. Yun dati, nagawa na yung dati. Since na matagal na yun, nakiklear ulit kami ngayon. Pagkatapos ng clearing hanggang siguro sa may palengke, aakyat naman kami upstream after nitong lalod bridge. Paakyat naman dito papuntang City Hall. Yan ang malaking maitutulong yan during flooding. Kahit na bumaha, at least yung draining time ay mabilis. Hindi man natin mapipigil talaga yung bahay kasi limited lang naman yung mga river channel natin na pwedeng pagpuntahan ng mga tubig baha. Pero yung time na dati ay mga isang linggo, baha pa, ngayon ay kaya na natin mabilis humipa na. Mabilis na humupa. Dito sa may napapasin nyo dyan, meron ding nabaha dyan sa portion dyan sa may Lumang Bayan, dyan sa may simbahan ng Fatima. Yan ano. Utay-utay namin ginawa yan. Yung outlet, papuntang ilog, yun ang inuna ko. Nagawa ko na yung drainage outlet doon. So, itong dito sa may along Nautical Highway, gagawin ngayon yan, itatap naman yan hanggang meron kaming budget, hanggang doon sa may simbahan. Para mabawasan na yung pagbaha dyan sa ano, may drain siya. Ang problema kasi, wala siyang puntahan eh. So, ngayon, itatap na namin siya, masosolve na yung problema. Engineer, babalikan ko yung kanina dun sa drainage sa New City. Engineer, ang budget na ginamit natin doon, magkano po? Yung dati, yung original, una. Yung original kasi hindi ako masyadong ano doon eh. Hindi kayong gumawa? Ay, kasi nga ako ay hindi, may ibang pinagkatiwalaan doon. Ang approximate budget niya doon, mga 10, ano? 10 million. Okay. Pero itong aming idudugsong, yung ginawa kong dudugsong nga nito para maging functional siya, mga 300,000 pesos. Sa 300,000 po. Labas po ito doon sa 10 million dati. Oh, ito ay pondo na ni, dito, Chris Norsal sa pondo ni ngayon. Yung 300 linear meter. So magiging... Hindi, maliit lang. 300,000 pesos yung... Hindi, yung dati, yung original. Ay, yung dati, original. Mahaba yun. Mula yun sa Kamilmil, punta Pakiloro pa rin. Yun nga lang, okay sana yung kung merong outlet. Kung may outlet po. Okay. Kasi kung yun nga, doon sa 10 million po, hindi... Kasi ngayon, kumbaga sana, di ang findings is walang outlet. Doon sa 10 million dati, hindi ba kasama yung design ng outlet doon? Na-anticipate kasi noon yung, kasi ginagawa din yung New City Mall na yun, during that time. Na-anticipate nila sa shoulder ng New City Mall yung drainage line.
within their property. Palabas yan doon sa may tabi ng JJ and MacDo. Doon merong drainage. Doon sana tutugon yon. Which is hindi naman nangyari. Kasi nga sila bilinak ng may-ari ng property yung nakabunga doon kasi mapasok yun doon. Yung natural na doon talaga na napasok. Hinarangan yun ng property owner doon sa kabila. Kaya wala talaga siyang pupuntahan. Pero ang original doon, yung agreement, dapat i-construct yun ng New City Mall. Kasi magko-construct din naman eh. Naroon na sila sa sunod na phase ng kanilang development sa area. So hindi nila pwedeng hindi i-construct yun. Kasi. Pero in-anticipate na namin, kung hindi man nila i-construct, at least meron na. Naka-connect na tayo doon. Oo, nasa isang drainage. Okay. Okay na, Sam Jerry? Okay na. Okay. Engineer, kanina po nabanggit nyo na kaya po may mga offices and department po tayo dito sa City Hall na nakikiskot po doon sa building po na judiciary na hindi pa tapos. Dahil po, giniba yung old City Hall at nalipat nga po dito yung mga opisina. So ano na po ngayong status ng ginagawa po noon doon? Balita po natin, ito yung City Museum. Pakibigyan po kami ng information tungkol po dito sa pugaling budget nito at ano po yung magiging hitsura po ng museum po natin? Yung old City Hall, dahil yun ay talagang dilapidated, nakakatakot ng gamitin. I-occupy kasi parang mahuhulog. Pag kumayo ko, umakit ka doon sa second floor doon, nauga na yun. Parang ka talaga mahuhulog doon pababa. Which is, hindi naman siguro karapat-dapat na may mag-occupy tapos ma-accidente, di ba? So, para naman magkameron pa rin ng magandang imahe yung lugar na yon. Ang design niyan is parang heritage building pa rin. Heritage. Na may semblance nung unang structure. Hmm. Ganyan. Kasi yung old City Hall naman na yon, nung dinat na namin, maraming facelifting na nagawa na noon. Kasi hindi yun talaga yung original. So, hindi na siya original. No? Hindi na talaga yun original. Kasi nung time ni Mayor Arna, nung pinaayos din yun eh. Kasi doon pa kami unang naka-occupy eh. Pinaayos namin yun para magkasya yung munisipyo pa dati. Hmm. Tapos napareface din yun nung panahon ni Mayor Doy. Hmm. Kasi nilagyan naman ng eskwelahan doon sa may likod. Hmm. Ay, yan ngayon, yan ay na-conceptualize na parang magandang structure na may iconic ang kung tawagin, di ba? Yan ay sa tulong ni Senator Joel Villanueva na-realize yung pangarap ni Mayora yan na magkameron ng magandang building doon na pwedeng i-house ang tourism office at the same time yung isang side is para naman sa museum and other event center. Yun ay museum and event center eh. Para kagaya nung sa provincial government na malapit doon na pwede mo siyang gamitin to cater for some events or meetings or wedding ceremony or kung ano man. Pwede siya. Tapos 75 million ang initial phase na binigay ni Senator Joel Villanueva doon. Then nagbigay uli siya ngayon 2024 ng additional 50. Hopefully, by December, makikita niya na ang itsura niya. Although, ang implementing agency niyan ay regional office. DPWH. Hindi ang district. DPWH regional office. Sila nag-implement yan. So, hindi ang district office dito, hindi rin kami. Kami lang is na mo-monitor ng development kung yung kumusta na yung aming concept, kung nasusunod ba yung design para magkameron siya ng magandang mukha. Mm-hmm. Yun lang laging inaano namin, reporting kasi sila sa regional office ng DPWH. Mm-hmm. So, Adil, katulad din po ng tanong ko kanina, so wala po ba tayong na-violate na illegal laws dito po sa construction naman po nito?
pagkakadiba ng old city hall na sinasabi ko. Bakit wala naman kasi, kasi nga, hindi naman niya minintain yung old edifice. Hmm. Several administration, nagkameron yung panahon ni Mayor Cueto, ni-replace na yan. Kasi nakita ko nung bata pa ako, nung pinapatsihan yung wall niya. Meaning hindi na yan yung original? Hindi na siya. Kung makikita niyo yung picture nung original, ay talagang hindi na yan. Hmm. Kasi nga nung time namin, nung ako yung napasok sa city, sa munisipyo pa dati, nagtutuloan na yung bubong na yan eh. Nung tinignan namin, so mga tatlong patong na bubong na yan, hindi naman tiranggal. Kaya hindi mo makita kung saan natulo, kung saan nagagaling yung tulo. Tatlong layer na pala yung yero niyan, kaya mabigat na siya. Ni-retrofit ka na rin dyan, kasi nung time ni Judge Brotonel ay gusto niyang yung kanyang court is maayos, hindi nauga. So, ni-retrofit ko din yung ilalim noon, nilagyan ko ng mga structural column doon sa ilalim para masuportahan yung sala niya para hindi nauga. Pero yung bubong, tuluan pa rin ang tuluan kasi hindi nga makita kasi ang daming layer ng yero doon na hindi naman tiranggal, pinatungan na lang ng pinatungan. Mm-hmm. So yung hindi mo makita kung saan nanggagaling yung tulo. Mm-hmm. Diba? Hindi mo napasok sa ibabaw, sa ilalim, kung saan nangangayap yun, hindi mo naman makita. Kaya ang hirap. Hmm. Tapos, na paayos na rin namin yung pasad, nilagyan namin ng balustre, yung time na. Okay. Hmm. Ano po naman sa tingin niyo, engineer, yung magiging impact po nitong proyekto pong ito sa buhay ng mga Kalapeño, lalo na po sa mga next generations Kalapeño po? Kasi maganda kasi yung structure. Ano? Kahit kasi yung lumang plaza, kung inabutan ko yan ng unang panampa, na hindi naman ganyan yan eh. Kasi yan ay mapa ng Mindoro. Mm-hmm. Mapa ng Mindoro yan, inabutan ko yan, merong pispan sa palibot. Yes. Pero nawala na yan eh, natabunan na yan nung time. Yung pagdating, nawala na yung mga original trellis dyan, mga trellis yan dati. Ay nawala na yan. So, pagka nagkameron ng isang structure doon, kagaya nung katabi ng provincial government, na ang niretain nila ay yung massive wall nung unang panahon. Kasi yun lang natira eh, nung nasunog, diba? So, ang atin naman is merong icon dito sa katabi na aano sa'yo ng memory ng past. Kasi parang Spanish ang design nito. So, na hindi naman siya common doon sa area. Speaking of infra engineer, no? May tanong ko lang po. Ay ito po bang titulo nitong ating City Hall compound? Kamusta na po sa pansa ngayon? At malaman lang po natin at mabigyan natin ng idea na ang Kalapeño ay nakarating sa kanila na ito ay hindi pa original lang ang pagmamayari bilang City Government of Kalapeño. Hindi pa na-transfer. Hindi pa na-transfer. Diyan, alam po dyan, inaayos na yan eh. Ano po ba yung status nito ngayon? Ito kasing pagka-discover ng ganyan na hindi mag-match yung original donation kasi nga ang original location talaga nito kasi kasama ako dito nung unang bago pa lang ito eh ma-donate. Mm-hmm. Original location niyan ay doon sa medyo pataas-taas ng konti doon sa since na subject sa land reform itong area so na carp. Yeah. So nung na-distribute yung mga ownership ng land sa mga tenants, dito na palagay ang City Hall side. Kasi although donated siya ng mga Luna Luis Luna. Ay hindi specific yung location kasi wala siyang technical description. So napunta siya, dito tayo napunta.
Since napunta tayo dito, wala naman technical description. So bago siya mapalipat at magawa ng title, kailangan may establish yung technical description. So ito si Mayor Malu, pinaayos na niya yan, nag-gather na yung enough data na kailangan, yung mga technical description para malipat sa ownership talaga o nakapangalan na talaga sa city government itong property. Yun ang isang naging problema dito sa Hall of Justice eh, kasi hinihingan kami ng Supreme Court ng technical description ng donated property. Of course, wala kayong may bibigay. Wala kayong may bibigay kasi wala yung mother na pagpupunan. Annotated lang doon sa mother title. Okay. Basta nakalagay lang ng portion. Portion. Hindi, ang importante sa kasalukuyan, yan yung kasalukuyang status na inaayos pa. Oh, yes. So, inaayos pa. Okay na? Kasama rin? Okay. Kasama Jerry? Ito naman yung sa ibang aspeto naman, no, ha? Kamakailan nagkaroon ng naitayo itong solar water supply somewhere dito sa may Patintubig, ano, ha? Ito saan po galing ang pondo nito at paano niyo po i-conceptualize ito na yung water supply nila solar ay ma-turn ito sa mineral sa potable. Ito po ba ay good consumption ng ating bilang mainom na mainom? Ang balita ko pa partner ito yung breakthrough parang dito pa lang meron sa Kalapan. So ano pong update niyo rito na anong magkano inubos ang galing ang pondo nito? Yan kasi binigay sa discussion ni Mayor Malu through local government support fund. Ano ha? LGSF. So in-inform si Mayor Malu na kailangan maggawa kami ng design para hindi magkonsumo ng kuryente yung itong barangay ng Bayanan at saka barangay Puting Tubig pag-generate ng supply ng tubig. Ang matindi dito, nilagyan ng requirement na dapat ay may water filtration. Mm-hmm. So, since wala namang available model para dun sa ganung design, kami na lang ang nag-design. Local na lang kami kasi nag-consulta ako sa ibang friend ko na nag-ano ng mineral water, nagbebenta ng mineral water. So, introduce dun sa project design yung concept ng filtration using yung concept ng mga water station na nagkakalap. Commercial. Commercial water station. So, yon. Since dun sa bayanan kasi, meron silang existing well doon nasa tabi ng highway na meron ding water tank. Pero hindi nila ma-operate kasi malaki daw ang utang nila sa Ormeco para doon sa electric bill. Di ba? Kasi balak sana namin doon na rin itayo. Ay ang sabi nga ni Kapitan ay hindi nga kami makabayad sa kuryente. Di sabi ko, doon ko na lang ilalagay sa malapit sa inyong barangay hall. At yung isa ay doon namin ilalagay sa may malapit sa school. Di ba? Since yun ano, so ginamitan niya ng solar power para mapower up yung submersible pump. Submersible pump ang ginamit ko. Tapos may filtration machine din para sigurado tayong safe for drinking yung tubig. Sabi ko rin dong sa dalawang kapitan, meron kasi sa Puting Tubig yan, na yung concept na yan ay para makatulong sa mamamayan ng inyong lugar. Ang magiging problema nyo dyan is paano nyo isusustain yung project. Maintenance ng water system na may filtration, di ba? So, para naman hindi kayo makaburden sa ibang constituents,
Since ang kalakaran dito sa atin ay isang ano ba yung container ay 25 ano 25 po para lang hindi naman kayo maging nag-aano ng profit, edi pwede nyo siyang sinuggest ko na magkasiguro mga 10 okay yan sa 10 pesos per container. Is may kinikita. Para maintenance lang. Lang. Maintenance. Para lang ma-sustain nyo yung, kasi kailangan papagtan din ng filter yun. Hmm. O, diba? At least, yung nung in-operate yun, pinatest ko yung water sample, okay siya. Pasado siya. Pasado siya. So, unlike yung directly na kumukuha ko doon sa pre-flow na hindi mo sigurado. Sigurado kung meron yung mga contaminants or kung ano man. Doon sigurado ka kasi equipped siya with ano with water filtration. Magandang proyekto kasi yan, engineer. Ayun ang nakita nga natin, iisa siya. Wala bang pagkakataon na doon sa ibang barangay naman ba sa gawarin natin? Ilan naman ngayon yan? Bayanan at pati tubig. Okay, hindi ba natin magagawa na some other barangay ay makapag-put up pa rin tayo? Yan na. Ang isang magiging idea next kasi may model na tayo na pwedeng gamitin doon sa other barangays na may the same problem ng tubig. Kung sila ay nag-source out pa ng drinking water, pupunta sila dyan sa malayong lugar para makakuha ng drinking water o bibili sila sa water refilling station. Yan ang binabalak din ni Mayora na bigyan ang mga barangay ng similar project para makatulong. Makatulong. Isang make sila po, engineer. Hindi ho ba tayo nagkaroon ng problema sa proyekting ito dito sa Calapan Water Supply? Pagkat merong nabasa doon sa kanilang MOA na property nila ang lahat ng underwater na tubig dito po sa Calapan City. Isa nga yan sa mga issue, ano, kasi since may franchise sila, dapat nahingin ng permit. Nauunawaan naman nila ang mga ganyang proyekto since wala naman silang linya doon. Di ba? Kung siguro medyo kakaproblema tayo kung may existing lines sila ron. Tapos, since wala pa silang source doon, na lately lang sila nag-introduce ng supply line nila doon. Nauna na tayo doon. In-inform naman natin sila since immediate yung needs, may available na pondo. For the meantime, kung wala pa silang available supply line na mag-cater doon sa constituents doon sa nasabing barangay, edi hanggang nag-aantay din, nakakatulong tayo sa mamamayan. Ayun. Okay. Okay. Sabi ni Jerry. This time, this oras. Lalo oras. Okay. So, wala na lang po tayong oras. At hindi ko nakita yung senyos ng ating technical. Ano ha? Anyway, maraming salamat po sa ginawa ninyong panonood sa ating palatuntunang pag-usapan po natin. At sa mga susunod na episode po namin, pipilitin po namin na muli kayong mabigyan na mga ganito mga pagkakataon para ang mga impormasyon na minsan nagiging tanong sa ating isipan, makatulong po ito, makapagbigay ng sapat na impormasyon mula po sa ating mga nagiging mga bisita na nanggagaling po sa iba't ibang departamento dito po sa lungsod ng Calapan. So hanggang sa muli po, sa ngalan po ng palatuntunang pag-usapan po natin, ito po ang inyong naging lingkod, ang inyong kasagang totoo sa Ipapawid, Roldy Makali po, of course, ang aking mga kasama. At gusto ko munang pasalamatan ng partner ang ating bisita ngayong araw, ang Hepe ng City Engineering and Public Works Department, Engineer Benji Asadera. Maraming salamat po sa inyong panahon. Ganon din siyempre sa MIS, sa grupo ng MIS at ng City Information Office. At siyempre, sa minamahal po nating City Mayor, Malu Flores Murillo. Ako po niyo lingkod, Junard Acapulco. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Maraming salamat. Jerry Alcaide po, maraming po salamat. Okay, at bilang pagtatapos, siguro ibigay na pa rin natin ang pagkataon kay Engineer Benji Asidera. Baka meron pa siyang ilang mga impormasyon na nakalimutan naming itanong
na importante naman po sa inyo. So, go ahead po. So, una-una, gusto ko nang magpasalamat din muna sa inyong apat. Magpasalamat sa inyong mga taga-pakinig, masubik yung taga-hanga. Maraming salamat po at nabigyan nyo kami ng pagkakataon para mabigyan kayo ng konting kalaman sa mga nangyayari sa mga proyektong in-implement ng city government. Makakaasa po kayo kung meron pa kayong gustong malaman na, o nais tanong kung ano man ang ginagawa pang magagandang proyekto ng Murillo Administration, open po ang City Engineering and Public Works Department anytime po. Welcome po kayo kumonsulta sa amin. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po.